bago tayo mag-umpisa mga chong, paki-like muna nitong video bilang komportableng pag-suporta sa ating YouTube channel. Well, kumpirmado na nga na magbabalik action muli ang resident import ng Barangay Ginebra na si Justin Brownlee sa susunod na conference. At dahil nga dyan mga chong, maraming fans ang natutuwa na magkakampiyon na naman ulit ang Ginebra sa Commissioner's Cup dahil sa pagkakadagdag ni Justin Brownlee sa lineup. At syempre, andyan din ang kanilang Phil-Am rookie na si Jeremiah Gray na nakarecover na sa kanyang ACL injury at excited na rin na makapaglaro sa kanyang bagong kupunan. Well, ayon pa sa isang latest interview dito kay Justin Brownlee, ay masaya ito sa bagong opportunity na ibinigay sa kanya ng Ginebra management at very thankful din ito sa malaking pagtitiwala na ibinigay din sa kanya mula noon at hanggang ngayon. Kaya nga inaanda nito ngayon ang kanyang sarili sa panibagong challenge sa kanya dahil gusto nitong patunayan na malaki pa rin ang may tutulong niya sa Ginebra. Ay, ibang balita naman tayo, mukhang ayaw pa talagang magretiro nitong si Mark Kagiwa kahit pa marami ng fans ang nagsasabi na panahon na magretiro ang nasabing veteran player dahil wala na nga itong dapat pang patunayan sa Barangay Ginebra. Well, ayon pa sa ating trusted PB Insiders, malaki ang posibilidad na mapapasali sa 15-man lineup itong si Mark Kagiwa next conference dahil wala na nga itong iniindang injury at 100% healthy na ito. So sa madaling salita, handa na ito makipagbalyahan sa kanyang mga defenders sa Commissioner's Cup. Dagdag pa ng mga trusted PB Insiders sa ngayon raw, naniniwala itong si Mark Kagiwa na malaki pa rin ang maikukontribute niya sa Ginebra, especially sa pag-guide sa mga batang players at syempre sa pagtulong at pagkuha ng titulo sa Commissioner's Cup. Panguli sa ating balita mga chong, problemado nga itong si Coach Chito Victolero pagdating sa kanilang game plan sa Game 5 semifinal match kontra TNT Tropang Giga. Well, ayon ba dito kay Coach Chito Victolero, ang pinoproblema niya pa rin hanggang ngayon ay kung paano maiwasan ng kanyang mga key players ang pagiging foul trouble tulad sa nangyari sa Game 4 kung saan tinambakan sila ng TNT. Dagdag pa ni Coach Chito Victolero mga chong, alam niya na sila ang numero uno sa liga pagdating sa depensa. Pero kung malalagay sa foul trouble ang kanyang mga key players ay ibang usapan na iyon. Kaya advice nito sa kanyang mga players na huwag magpadala sa init ng laban dahil kadalasan dyan sila napipituan ng mga referees. So sa madaling salita, dapat mag-ingat sa decision making ang kanyang mga players upang hindi umabot sa ganitong klaseng senaryo. Well mga chong, hanggang dito na lang ang ating balitang PBA at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.